Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 29 to November 4, Capricorn. Paunang mensahe ninyo, I crown, ayan, honor and respect. Welcome to you, Capricorn. Ayan. So finally, no, parang ang napipick up ko dito, you work hard for that and now you are getting that. You are getting the honor and respect that you deserve, no, Capricorn? We have Kane, pay attention to your health. Ayan, Capricorn, this is a nudge for you. This is a wake-up call for you na alagaan na ninyo ang inyong sarili, ang inyong pangangatawan, ang inyong kalusugan. Pay attention to your health, no? Yung needs naman ninyo ngayon, yung physical na pangkalusugan ninyo, is what I'm picking up dito, yun ang alagaan ninyo, no? Kasi maybe, no, sa dami ng trabaho ninyo, sa dami ng inaasikaso ninyo, you know, maaring no, overlook na ninyo ang inyong kalusugan, hindi na kayo nakakapag self-care, maaring wala na kayong oras, wala kayong panahon para bigyan naman ng pansin ang inyong well-being. Kaya this is a wake-up call for you, no, na mag-self-care kayo, mag-meditate kayo, magpahinga naman kayo, no, give it to yourself naman na paminsan din, no, yung bago lang kayo matulog, no, mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo, ibigay naman ninyo kahit konting ano lang, minuto lang para sa sarili ninyo nang before kayo matulog, makapagpahinga naman kayo, makapag replenish naman kayo ng lost energy naman ninyo, no? So, alagaan ang inyong sarili, pati na rin, no, yung mga pagkain na pinapasok ninyo sa inyong katawan, di ba? Yung oras ng tulog, dapat itulog, yung mga ganun ba? So, what else? We have November, ayan. So, November is coming up, so maaaring meron kayo mahalagang plano, no, or kailangan gawin around November dito. So this is a reminder for you then na November is coming up. Kasi maaaring may matagal na kayong plano na gusto ninyong gawin sometime in November, and November is here. November is coming up, no? So what else? Tignan natin kung ano pa ang ganap for Capricorn. We have open. Ayan. So, parang nagbubukas kayo dito ng ano, ng pinto or ng puso ninyo para sa mga posibilidad, sa mga iba't ibang klaseng opportunities din, no, na maaring kumakatok sa buhay ninyo sa ngayon. Maaring before, you don't have time for new things, or maaring ang iba sa inyo dito hindi bukas para sa pagbabago, no? Maaring ganun. But there are opportunities that are knocking on your door sa ngayon, Capricorn. Kaya ang pakiramdam ko dito, magbubukas na kayo. Magbubukas na ang inyong sarili para naman sa pag-entertain or sa pag-consider ng mga bagong opportunities and possibilities that are knocking on your door sa ngayon, ano? We have clarity. Ayan, some of you may need some kind of clarity dito. Maaring related yan sa mga desisyon na kailangan ninyong gawin. Maaring may kinakaharap kayo na important decision dito, pero maaring hindi pa kayo nakakapag-desisyon dahil siguro kulang pa ang impormasyon na alam ninyo. Maaring nalalabuan pa kayo sa sitwasyon itself. Maaring hindi pa ninyo nakikita ang truth ng inyong sitwasyon, kaya nahihirapan kayong mag-desisyon, no? But you are getting the clarity, no, that you need right now. Maaring may mga taong dadating, may mga taong lalapitan kayo siguro around this time na sila yung makakapagbigay ng additional information or ng pagkukuhanan ninyo ng kalinawan sa inyong isipan. Maaring may mga detalye, impormasyon na maibibigay sa inyo mga taong itong makakausap ninyo, at yun ang magbibigay ng kalinawan sa isip ninyo and will allow you to make a decision, no? We have freedom. Yan. So, you are reclaiming your freedom. Maaring ang iba sa inyo dito, for the longest time, wala kayong kalayaan na maging kayo, na ma-embrace ninyo ang inyong sarili, di ba? Kasi maaring may mga restrictions. Maaring hindi kayo makapag
desisyon ng para sa sarili ninyo, no? Maaring siguro parang ano lang kayo, for some of you lang, no, Capricorn, hindi naman ito para sa lahat. But for some of you, napipick up ko dito, parang puppet kayo ng ibang tao, na maaring bow lang kayo ng bow, kung anong sabihin sa inyo, yun ang kailangan ninyong sundin. Alam mo yun, yung wala kayong freedom to be yourself, to decide for yourself, yung mga ganon. So, but now, you are, ano, reclaiming your freedom. No, you are reclaiming your independence and your own personal power sa ngayon. At magiging malaya na kayo yung mag-decision para sa sarili ninyo, malaya na kayong ma-express ang sarili ninyo, kung anong gusto ninyo, kung anong nasa isip at damdamin ninyo, you have the freedom na to be you, no? So you're going to embrace yourself na ngayon, embrace your freedom and for who you really are. Alam mo yun, yung ano na, magiging kayo na to, you are going to be the captain of your own ship na from here on, no? So good luck to that, Capricorn. It's really beautiful. Cow spirit, the miracles are endless. Ayan. So maaring ito yung pag-reclaim ninyo ng freedom, this is a miracle. Kasi maaring dito magdadatnan talaga kayo ng pagkakataon na maglalakas loob na kayo, na ipaglaban ang inyong sarili, ipaglaban ang inyong karapatan, kung ano ang para sa iyo, you're going to fight for it sa ngayon, kaya magiging malaya na kayo, no? And that could be a miracle for you, no? That could be a miracle, kasi maaring sa palagay ninyo, hindi nyo talaga kayang gawin yan, no? Hindi nyo kayang panindigan, no, na maglakas loob kayo, maaring ganon. But miracle happens and this is it, no? Magkakaroon na kayo dito ng pagkakataon na i-reclaim ang inyong kalayaan, ang inyong freedom, no? Rebirth is assured. May pagbabago dito magaganap. There is going to be some kind of transformation happening and mabibigyan kayo dito ng pagkakataon na bagong pagkakataon, no, no? Na magbagong buhay, na to embrace newness, to embrace bagong buhay, bagong pag-asa, no, sa buhay ninyo, Capricorn. So this is really beautiful. This could be it, no? Yung change na to is about your freedom. Magbabago na ang course of your life ninyo dahil dito sa freedom na marireclaim ninyo. So what else? We have know your worth. Ayan, napakahalaga. Alam mo, marirealize mo to, no? Marirealize mo to dahil nga kaya nga magiging malaya ka na. Kaya nga marirealize mo dito na it's about time na, no, na to take full responsibility of yourself. Ipaglaban mo na ang inyong karapatan, ipaglaban ang kung ano ang para sa iyo. Dahil na naisip mo, na realize mo na ngayon kung ano ang inyong halaga, no, kung ano ang value ninyo dito sa mundo, no. Capricorn, so it's really beautiful. At pinapakita sa akin dito ng guides ko yung 5, no. We have 3 5 na magkakadikit, 5 5 5. So that is an angel number 5, 5 5 5. Please look up for the meaning of that. Capricorn, i-google nyo po yan. Marami kayong mababasa dyan that might resonate with you, na makakatulong sa inyong sitwasyon sa ngayon, that can guide you sa pag-navigate ninyo ng inyong buhay sa ngayon, ano? And number 5 also, number 5, number 55, and angel number 555 po ang patitignan ninyo, no? So that marami kayong mga insights na mapipick up dyan. So what else? We have 5 of feathers. Ayan. So 5 of feathers is internal conflict. May internal conflict na nararanasan, nararamdaman na experience ang iba sa inyo dito, Capricorn. Maybe regarding yan dito sa changes na mangyayari sa buhay ninyo or sa move na gusto ninyong gawin on reclaiming your freedom. So maaring nalilito pa rin kayo or maaring nagtatalo pa rin ang isip at ang damdamin ninyo kung kaya nyo nga bang panindigan ang sarili ninyo. So maaring ganun ang ganap. But you will get the clarity, you know. We have clarity dito. You will get the clarity at maiisip ninyo dyan kung ano ang nararapat ninyong gawin, no? We have guardian of fossils. So this is really, really beautiful kasi this is about
wealth. This is about resources. This is about financial success, no? Maaring ito din ang isa sa mga sitwasyon ng iba sa inyo dito, Capricorn, na magpapabago din ang course of your life, no? This could be for others of you only, no? This could be for everyone, depende sa inyong sitwasyon, but definitely there is going to be a financial blessing na parating sa inyo. Financial opportunities then might come in for some of you, at yung financial opportunity na to, hindi ito pipitsugin, hindi ito small time, but this is big deal, no? This is big deal na opportunity na to. Maring ito na yon pagkakataon ninyo para ma-experience ninyo yung financial abundance, financial success, prosperity, no, sa buhay ninyo. And this is going to change the course of your life. This is going to change the landscape of your finances dito, Capricorn. So, good luck to that. We also have 10 of Feathers. Napakaganda ng 10 of Feathers because ano to eh, there is an ending and beginning dito. There is a new beginning na hinaharap ang iba sa inyo dito. You are walking towards newness, fresh start sa buhay ninyo, no? Maaaring ang iba sa inyo may kabigatang pinagdadaanan pagdating sa kaperahan, no? But now you are receiving some kind of financial breakthrough, no? At ito na yon with the Guardian of Fossils dito, ito na yung pagkakataon siguro ng iba sa inyo na ma-receive na ninyo yung financial blessings na kailangan ninyo para maging magaan naman ang inyong dinadala, no, pagdating sa kaperahan, sa usaping kaperahan, no? So this could be it, no? Ito na yung magpapabago ng inyong pakiramdam, magpapagaan ang inyong siguro responsibilidad na bitbit ninyo pagdating sa pamilya in terms of finances. So ito na yon, no, gagaang na ang bitbitin ninyo pagdating sa usaping kaperahan sa pag-provide siguro para sa inyong pamilya, no? This could also be emotional burden, no? This could also be emotional burden na gagaan na din because maybe there is going to be realizations then for you na tanggalin na, alisin na sa buhay ninyo kung ano man ang nagpapabigat sa inyo, no? Nagpapabigat ng inyong dinaramdam or yung bitbitin ninyo ba? Yung emotional wounds, emotional baggages, yung mga ganun, resentments, no? So maybe ito na din yung pagkakataon ninyo para tanggalin na, no? Baguhin na talaga ang course of your life in terms of ano din, yung mga bitbitin pa ninyo from your nakaraang mga relationships or mga nakaraang sitwasyon, ano? So this is really beautiful. There is a rebirth talaga. Assured na ang pagbabago dito. There is bagong buhay pagdating sa iba't ibang parte ng buhay ninyo dito, Capricorn. Financial, sa career ninyo, sa relationships, family situation, you know, there is definitely transformation coming in and you are heading towards newness, no? Bagong sitwasyon, magandang pagbabago ito, no? So good luck. That's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.